Buenos días, amigos y amigas. Today, we are going to discuss a topic na medyo sa akin po, medyo nakakatuwa. Pero pinapakita po dito na gaano kagaling talaga si Dr. Willie Ong, not only in medicine, pero po na namomonitor ko po yung abuse niya at nakausap ko na rin siya po. Hindi naman po siya politiko, pero he has a sense of sense of service and practical sense po sa on how to help yung mga tao po, especially the Filipino people. So, very dedicated po siya sa tao. At yung recent remark niya po is dapat daw po. At later on, I welcome you na to tell me your views dito sa mga, sa comment section. Yung recently po sabi ni Dr. Willie Ong na dapat daw po gamitin ng lie detector machine sa mga debates daw po para malaman daw na whether yung mga kandidato sa pagka-presidente, presidente or vice-presidente are telling the truth about their accomplishments and ano daw ang planong gagawin nila sa mga tao. Di ba po nakakatuwa ito po kasi alam naman natin na meron isang kandidato nga dyan po. Hindi nga feeling, hindi siya accountable sa mga tao, kaya hindi siya umaten sa dito sa debate. At saka alam niya po na lahat ng mga paratang sa kanya ay totoo at may ebidensya po at may resibo po sa mga ruling sa Supreme Court, sa mga ruling sa mga korte sa abroad, na guilty talaga yung pamilya niya for plunder, pagnanakaw sa bayan at yung mga human rights abuse at saka pangkukulong at harassment sa mga kritiko nila. And I'm referring to Bongbong Marcos po. Pero po, sana pagbigyan ito ni Bongbong Marcos at siyempre pagbigyan tayo ang taong bayan na umapir po sa mga kwan. And I hope COMELEC will medyo siyempre po, knowing COMELEC, baka sasabihin too much naman yan. Pero isipin nyo na lang po yung itsura ni Marcos na every time nagsisinungaling, nagkwan po, nagbiblink yung machine na nag-red light na green light na sinasabi, kwan siya, nagsisinungaling siya. At siyempre po, dito po masabi natin puro green light si Mayor Isko Moreno kasi siya lang po nagsasabi ng totoo, tingnan niyo po. Kaya bakit ba siya binabanatan sa SALN niya po kasi siya mismo nagsabi sa media, sinagot nung tinanong magkano SALN niya, sabi niya 70 million. Nung tinanong meron ka ba pera na iwan galing sa campaign, sabi niya 50 million. Eh yung iba si Lenny nag-declare ba yung 5.5 million na iwan sa kanya nung last campaign po? Nag-declare ba siya na meron siya suporta from America po? Kasi ganun po ang mga usap-usapan ngayon na meron siya mga companies na o mga billionaire sa Amerika na supporter ng Liberal Party, supporter ni President Benigno Aquino noon na na Pilipino pero US-based na sumusuporta kay Lenny Robredo, which is illegal po kasi foreign, hindi po pwede yung foreign national para mag-contribute po dito. So, yun nga po, nung tinanong siya na, sabi niya na, yung tinanong siya ng media, si Willie Ong nga, na yung dapat ba daw na i-release daw yung mga topics muna or sasabihin daw yung mga topics sa mga kandidato na appear sa mga debate, ito ang sagot niya. Kahit anong tanong, pwede from A to Z. Pag alam ko, sagutin ko. Pag di mo alam sabihin mo, aralin mo. So, yun po. Tama naman po, kung isang bagay, for example, pamilya nyo, o mga bagay na alam nyo, for example, engineer kayo, expertise nyo yun, pagka-engineer, baliktarin nyo pa man yung issue, yung topic ng engineering, masasagot nyo pa rin yun po. Pero, kung issue po na hindi nyo alam,
kung issue po na inimbento nyo lang po or issue na nagaling sa kasinungalingan po, syempre kailangan po i-prepare nyo po yung mga answer doon kasi it will not come out naturally po kasi kwan yung po kailangan pag-aralan nyo at pag-prepare nyo po yung mga answer doon kasi nagsisinungaling ka lang nga. So klaro nga po talaga yung wisdom ni Willie Ong. Sabi nga niya, ang mahalaga, tingnan mo kung sinungaling ba ang kandidato. Korab ba ang kandidato, talagang tutulungan kayo. Kung gusto nyo ng mga lie detector para mas maganda, sabi nga niya, kung gusto nyo gamitin ng lie detector para maganda. So, yun po. Sana po, pagbigyan ito ng COMELEC, di ba? Maganda po ito kung mangyari ito para hindi po gagamitin ng kuan ng mga presidential or vice presidential candidate itong mga debate nito para magsinungaling at lokohin pa mga tao. Si Mayor Isko nga po itong sinabi niya na in submit when asked about the debate issue, in submitting yourself before the people through debates, unti-unting makikita ng tao kung nagsasabi ka ng totoo. Ang mahalaga lang yung ibang inilalaban ng kandidato ay tumutugon sa pangangailangan ng tao sa ngayon at pag siya ba ay may ipinaglalaban na ba o may patotoo ba. So yun, klarong-klaro po. At dinagdag pa nga niya, for example, ano yung salitang magsama-sama tayo? Ito patama siyempre kay Marcos. Na puro na lang sinasabi unity pero wala po siyang exact proposition kung paano ba ma-achieve ang unity. Eh hindi ka naman totoong kaya mong isama-sama ang mga tao. Totoo naman po kasi magkawatak-watak talaga yung tao kung hindi mo ikinaklaro yung issue eh. Pag sinabi naman halimbawa ang sagot sa pagkakaisa ay paano kung wala ka na namang isasain. Yun, tama po. Kung walang mas gusto ng tao may pagkain sila, may basic needs sila. I'm just saying, may mga nakakakiliting salita but still what matters most ay yung tanong ng taong bayan. Where were you when we needed you most? So, yun nga po, parang sinasabi na rin nga niya po na madaling mambola, lalo na kung yung parang lumalabas na po, totoo yung sinasabi nila kay Marcos na kaya sumali siya sa Boy Abunda interview, kaya sumali siya sa DSRH interview at SMNI interview at debate dahil po binigyan na siya ng mga tanong po sa mga debate na ito. Pero yung mga debate po tulad kay Jessica Soho or interview tulad kay yung mga Broadcasters Association of the Philippines pagkatapos po yung kay yung iba pa pong mga debates yung CNN po na kung saan hindi binibigay yung tanong hindi siya sumali. So bistado na ka po talaga. So ito po ang ibig sabihin ni Mayor Isko na kung sasali ka sa debate na may alam mo na yung question, paghahanda mo na yung sagot, isang araw na ibibrief ka, ite-train ka ng political strategies mo, ng PR mo, itong sagot mo at ipra-practice mo yun, makukuha mo rin yung maluloko pa mga tao. Pero ang sinasabi ni Mayor Isko, ang importante at the end of the day, ano ba nagawa mo nung COVID, ano ba nagawa mo nung earthquake, ano ba nagawa mo nung nasunog yung mga bahay-bahay sa Manila, sa Cebu o saan man, ganoon. So, ito po ang mas importante dito. So, sabi pa nga po ni Lito Banayo, yung political strategist niya, na ganoon nga po, na kinonfirm niya po na nung time nga po na itong preparation for sa COMELEC debate, sponsored debate po. Hiningi nga po ni Benar Abolos, yung campaign manager ni Marcos, na hinugot nila, pinilit na mag-resign sa MMDA para tulungan lang si Marcos kasi nakikita nila
yung sinabi ko po sa inyo, aminados, pag-amin nila ito na pababagsak na talaga yung numero ni Marcos hanggang palapit yung eleksyon, na sabi nga ni Bernard Abalos, hiningi niya na mag-usap-usap sila, mga campaign manager, na ayaw naman nilito Banayo. So, yun nga po. Tulad po yung sinabi ni Professor Clarita Carlos po, na yung panelist SMNI, kung nagingi ka ng tanong, ibig sabihin bobo ka. So, yun po, ito po ang kwan dito. Ito po talaga ang issue ngayon na dapat po talaga natin, you know, this is an issue that will make us think about sino ba talaga ang deserving maging presidente po. So, I invite you po to discuss this with your friends, to discuss this in the comment section. And also po, please share this issue para malaman ng ibang tao at malinawagan sila. And also po, don't forget to subscribe to the Blockcaster Armandin YouTube channel. And thank you for watching, and I'll be seeing you in my next vlog. O, sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Blockcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo, mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.